Hello, good morning po sa lahat. Ngayong araw guys, ang pipinturahan na po natin ngayon itong mga korting bato guys. Dito sa mga korting bato na to guys, malaya po kayo sa kulay na inyong gusto na gamitin dito sa bawat ating design na bato guys. Kung ano yung gusto po ninyong kulay, kayo po yung masusunod at malaya po kayo sa kulay na gusto nyo. Pero dito sa video na to guys, ipapakita ko po yung kulay or magbibigay po ako ng idea sa mga gustong gumawa po ng design na tulad ng ginagawa ko guys. Ipapakita ko po rito yung iba't ibang kulay kung paano natin siya pagandahin guys. Tignan niyo po siya guys. Kung paano po natin siya pagandahin. Kung paano natin parang palalabasin yung kanyang natatagong ganda sa kulay na ating mga gagamitin guys. Sa taas guys, nakulayan na po natin siya ng mahogany color. Yun po yung pinaghalong Venetian red tsaka ng ating Rosina. Dito naman guys, gumamit po tayo ng burnt sienna or yung parang brown siya guys. Nice, naging brown siya. Pero guys, sa kulay na to, hindi pa po siya totally tapos dahil meron pa po tayong ilagdag dito na kulay para magmuka talaga siyang kahoy guys. Like, parang dito guys, parang ganito guys. Kung papansin niyo guys, ito yung ginamit natin ng mahogany color. Tapos nag-add po tayo ng ating Rosina. So ayan guys, kung mapapansin niyo talaga, hindi siya totally mahogany color lang. Meron po siyang, ilagyan ko po siya ng kaunting kulay na Rosina. Kaya po, yan po yung kanyang pinalabasan. Dito guys, ayan, ipapakita ko naman po yung kulay at diskarte na ating gagawin para mapaganda itong ating wall na to guys. Kaya sana'y panoorin po hanggang matapos dahil talagang magugustuhan niyo po ito. Kaya tara na guys, let's go! Sorry, it's DJ. Unahin na po muna natin siyang kulayan or dagdagan ng kulay para at least mag-highlight or mas mag-improve, mag-level up yung kanyang kulay. Gagamitan ko naman po siya ng ating Rosina guys. Sa pag-apply naman po ng Rosina guys, sa pag-apply naman po ng Rosina, hindi po kailangan ng marami guys. Kaunti lang, sa usaw ng kaunti. Tapos, antayin lang po natin hanggang sa, ayan, babawas-bawas lang din po natin. Kaunting-kaunti lang guys para mag-highlight or mas mag-level up po siya. Ganito lang guys yung pag-apply. Ganyan yung guhit ng ating design. Ngayon, kukulayan naman natin siya ng pahalang guys para at least di sumunod sa guhit. Parang ganito guys. Ayan. Ganyan lang guys. Para at least hindi totally rosina yung makikita ng kulay or hindi totally brown. Kailangan natin lagyan ng ito, gamit ito para at least mag-iba or mas mag-improve po yung kanyang kulay guys. Ito na nga po siya guys, tulad po ng sinabi ko, hindi na po siya nagmukhang brown talaga. Kumbaga, halimbawa guys, sa pagkukulay, kailangan lang po natin ng kaunting diskarte, simpleng paraan para mas mag-level up po yung ating trabaho guys. Ayan lang. So, okay naman na po siya. Kita ba? Okay na naman. Ano ba? Liwanag. Ayan, liwanag na. Mainit na kasi guys. So, okay na siya guys. Ayan na po yung kanyang itsura ngayon compared doon sa brown na brown kanina. Oh, ayan, ibang-iba na po siya, guys. Ngayon, dahil tapos na natin 'yan, guys. Dali lang naman pong gawin 'yan. Dalawang kulay lang naman po 'yan. Isusunod naman po natin 'tong bato. Ito na po yung last na ating gagawin, guys. Kaya kailangan panoorin po hanggang matapos dahil pagkatapos ko pong kulayan lahat 'yan, guys. Meron pa po tayong isang kulay or last final coat na i-apply para mas tumagal po yung ating ginawa ng ilang taon
kailangan po natin siyang applyan pagkatapos kong gawin lahat na pinturahan to, guys. A-applyan naman po natin siya ng acrylic emulsion para mas tumatag, mas tumibay at mas tumagal yung ating trabaho. Yun po yung pampakintab, guys. Kaya, let's go ulit. Dito sa ating subject, guys, tulad ng sinabi ko, malaya po kayo sa kulay na inyong gusto. Pero sa video to, guys, ito lang po yung mga kulay na aking gagamitin para mapaganda po yung ating bato niyan, guys. Ayan. Ito lang po yung mga kulay na aking gagamitin. Una, gagamit tayo ng taulo blue. Pangalawa, taulo green naman, guys. Tapos, gagamitan na naman po natin siya ng lamb black. Yung pinaghalong white tsaka rosina, ang kinalabasan po ay ito po siya, guys. Lime cream ang tawag po dyan, guys. Tapos, Venetian red, meron tayong white. So, ito lang yung ating heto lang po yung ating mga gagamiting kulay, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na kulay, guys. Pero, magpapalabas po tayo ng iba't ibang kulay or paghahalu-haluin naman natin yan para at least mas maraming kulay yung ating mapalabas, mas maraming kulay yung ating mai-apply sa ating subject ng ito, guys, na bato. So, tara na, guys. Let's go! Unti-unti na po siyang gumaganda, guys. At ayan, nagamit na po natin lahat ng mga yan. Okay? Nagamit na po natin lahat yan. Ang gagawin ko na lang po, bibilisan po natin yung video para mapalabas na po natin yung kulay at kung ano-ano pa po yung ating ilalagay dyan pagkatapos natin kulayan. Kapag muna mga idol.
na siya guys. Halos nakulayan na po natin yan lahat. Halos nakulayan na po natin. Ngayon, pagagandahin lang natin siya ng bahagya, damit po yung ating white color. Tapos, pagkatapos po natin gamitan ng white color, ay ganito po pala yung apply ng ating white color guys. Konti lang guys. Papadakisan lang naman po natin guys para mas magmukha siyang totoo. Ito po yung talagang nagdadala white color tsaka yung black color natin. Yun yung magdadala sa ating kinukulayan para at least mas lumabas yung ganda or lumabas yung talagang kulay niya kapag ka na-applyan po natin to lahat guys, lahat. Tulad nito guys, parang ganito guys. Sa ating black, ayan, nalagyan natin siya ng white. Pero di pa po siya totally tapos dahil pagkatapos ko pong kulayan yung lahat, maglalagay pa rin po tayo ng additional color na black sa mga lining. Mamaya guys, makikita nyo yung kalalabasan nito pagkatapos lahat-lahat na gawin natin ito. Ito guys, sariling kulay ko din lang yung aking ginagawa dahil sabi ko nga, kayo po yung bahalang magpili ng kulay or kayo yung malaya kayong pumili ng kulay na gusto nyo para sa inyong wall guys. Unti-unti na tayo natatapos. Talagang minamadali ko to guys dahil mainit na po mamaya rito guys. Yan guys, mapapansin nyo talaga, hindi po siya pure na kulay na ating in-apply dahil meron po tayong nilagay na konting kulay, puti, yan guys, ito, tulad nito, pure black siya kanina, ngayon nilagyan ko po siya ng white para at least hindi po pure yung itim dahil yung ating lining mamaya guys, itong ating lining, kulay black po yan mamaya, tulad nito blue, okay lang yan. Nasa sa inyo kung pwede rin po natin siya lagyan ng white. Kaunti lang guys na white. Halimbawa, ganyan. Magaan lang ba? Magaan. Para at least, ayan. Hindi siya basta-basta mabura. Hindi basta-basta mabura yung kanyang kulay yan. Ganyan lang guys. Yung blue, yan. Hindi siya totally magiging blue. Tapos yung red, pwede rin po natin siya lagyan ng white color. Tulad nitong gagawin ko guys. White color. Pero, nandun pa rin yung kulay red. Nilagyan na lang po natin siya ng white. At least di po mawala yung kanyang kulay. Pati itong green guys. Ayan. Nagbumukha siyang tunay tulad nito. Ayan, gray color. Mixing white, black, white, black, white. Gray color yung kalalabasan. Then, gagamitin pa rin natin yung two different color na white, black para sa ibabaw. Green, pwede rin natin lagyan ng white. Ayan. So, ito po yung kanyang kapuan, guys. Tingnan nyo, malapitan yan, guys. Ayan. Ganyan. Habang lumalayo tayo, guys. Makikita, sa unang tin, makikita natin yung iba't ibang kulay, pero nag-highlight pa rin yung kulay na white. Tatapusin natin itong video, guys. Kailangan panoorin hanggang matapos dahil hindi pa po yan tapos, guys. Meron pa po tayong mga i-add. Dahil nandito na rin po kayo sa aking munting video na ginagawa, baka pwedeng makahingi kahit ayan, isang subscribe guys. Napakalaking tulong na po ng subscribe niyan dahil para at least maging searchable yung ating video para mas maraming makapanood at ayan. Malaking tulong po yung isang subscribe dyan guys. Kaya sana mag-subscribe na rin na po sana kayo and click the bell icon para updated po kayo sa aking mga video gagawin, mga video i-upload ko pa guys. Tuloy natin.
green, ganun din po. Ito, makorting kahoy. Ay, bato. Ayan, basa po guys, ha. Patutuin lang po natin siya bago po tayo maglagay ng lining, guys. Ito na po siya, guys. So, okay ba, guys? Kung okay yung ating video, mag-iwan naman po sana ng subscribe, like, thank you, and syempre, tatapusin natin yan. Maya-maya, patuin lang po natin saglit. 5 minutes later. Ayan guys, dahil sa black guys, na in-apply natin pang kulay sa mga spacing ng ating ginagawa guys, heto na po yung kanyang kinalabasan guys. Pero di pa po siya totally tapos dahil, ayan, sobrang init guys. Grabe. Dito ko po nilalagay yung aking cellphone sa ilalim ng flywood na nilagay ko para po ma-video at maipakita po sa inyo yung simpleng idea or simpleng pagkulay sa ating bato na ganito guys. Medyo may katagalan siya guys, halos 3 hours ko na siyang ginagawa, pero sulit naman guys, sulit yung pagod, sulit yung init guys, dahil ayan guys, dahil kahit na mainit kasi kasama naman talaga sa trabaho natin yan, pero heto naman yung kanyang kinalabasan nung halos 3 hours natin trabaho guys. Patapos na rin ako guys. Pagkatapos niyan, syempre, sa next vlog siguro, kasi baka di ko na rin matapos ng isang araw to, guys. Heto na lang muna yung ating tatargetin na matapos ngayong araw, guys. Kakaunti na lang yung ating i-design dyan, yung ating kukulayang lining, para magmukha po siya, magmukha siyang bato na patong-patong, guys. At sa pagkukulay guys, tulad ng sinabi ko, malaya po kayo sa kulay na gusto nyong gawin. Ito'y aking video tutorial lang guys, para ipakita kung ano ang nagagawa ng mga Acrycolor na andito sa aking lugar guys. Ayan guys, itutuloy natin mamaya guys. Yan. Malapit na po tayong matapos guys dito sa ating ginagawang itong ating kinukulayan. Ito po siya dati. Ito po siya dati guys. Ngayon, heto na po siya. Dahil sa mga Acrycolor na ginamit ko guys, pinaghalo-halo mga Acrycolor. Naging ayan, maganda naman yung resulta ng ating ginawa guys. Ito'y video tutorial lamang guys na nagbibigay idea na kung sakaling may ganyang kampader at di pa nakulayan, pwede nyo po siyang gayahin, pwede nyo po siyang i-apply sa wall na hindi pa napinturahan guys. Mamaya guys, tutuloy natin yan hanggang sa matapos at makikita po nyo po yung kanyang resulta guys. Ayan guys, malapit na po nating matapos yan gamit yung ating lamb block guys na ginagamit sa lining ng ating mga bato. Tatapusin po muna natin yan ngayong araw para at least may finish project po tayo ngayong araw na to, para may matapos po tayo, kasi tatapusin ko lang po yan dahil sobra pong init. Pagkatapos ko pong pinturahan ng lining yan guys, sa next vlog or next video natin, pagka nakulayan ko na po lahat yan guys, ilan na lang po yan dito pa, pagka nakulayan na po natin yan, mag-apply pa po tayo ng isa pang final coat na natin yan guys, yan yung acrylic emulsion guys, makintab siya para
mas patagalin yung kulay ng ating ginawa para umabot siya ng ilang taon na hindi siya nabubura, nababakbak guys, dahil dun sa acrylic emulsion na ilalagay natin. Sa next vlog pa na yun guys, dahil kailangan ko munang tapusin bago natin applyan ng acrylic emulsion lahat guys. So sa ngayon guys, ito muna tatapusin natin.